Hello everyone, kumusta at magandang araw sa inyong lahat? At muling nagbabalik ang inyong lingkod sa Biyaheng Europe upang maghatid ng mga mahalagang balita o impormasyon tungkol sa buhay OFW dito sa Poland. At sa mga bago pa lang sa aking vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking Facebook account para sa mga susunod pang mahalagang information tungkol sa buhay OFW dito sa Poland. At pa-like and share na rin ang aking video para sa iba pa nating mga kababayan. At sa video na ito ay pag-uusapan natin at ating sasagutin ang ilan sa mga mahalagang katanungan ng ating mga kababayan dito sa aking vlog. Habang tayo ay namamasyal papuntang Warsaw. At kung ready ka na, umpisahan na natin. At ang unang katanungan ay nagmula pa kay Arabella Ansos. Ang tanong niya ay kung nag-hired ba dito ng mga mananahi. Pagdating sa mga mananahi, hindi siya masyadong matunog dito, hindi siya in demand. So siguro meron naman pero mangilan-ngilan lang, pero hindi talaga siya in demand. Hindi mo siya masyadong makikita sa mga hiring, sa mga posting dito na nangangailangan ng mga mananahi. Okay, panoorin nyo rin yung isa kong video, nandun na yung tutorial ko paano nyo malaman or para ma-check nyo kung ano yung mga available na trabaho dito sa Poland. Sa pangalawang katanungan, kung di mo nagustuhan work mo pagdating sa Poland, pwede ba maghanap ng ibang work tas resign pag nakuha ka sa ibang company? Pwedeng-pwede po yan, kabayan. Ang totoo, ginawa ko rin yan dati, no? Palipat-lipat ako ng company. At saka ganun din yung iba nating mga kababayan, kasi syempre naghahanap nga tayo ng mas malaking sweldo at magandang company. Okay, but ang disadvantage naman sa ganyan is maaaring mahirapan ka sa pagkuha ng permanent residency. Temporary residency card or TRC. Dahil nga dodumi yung record mo at dadami yung mga files na kailangan i-attach. At medyo maproseso talaga yan. Hindi lang ako nakaranas niyan, marami ding iba sa mga kasama ko dito na nahihirapan makakuha ng TRC or Temporary Residence Card. Pangatlong katanungan, pwede po ba no experience at ano po agency niyo, sir? Dito sa Poland, hindi naman nakailangan ng mga work experience. Based on my experience, dito hindi rin sila mahigpit sa educational background. Ang importante lang at least nakakapagsalita ka ng English kahit papaano, kasi yun yung international language natin. Kumbaga doon tayo magkakaintindihan lahat kahit anong nationality mo. But then hindi pa rin naman magiging hadlang yung hindi ka marunong mag-English kung sakali, no? Kasi may mga ilang ibang lahi dito na hindi talaga sila marunong mag-English, pero still nakakapagtrabaho pa rin, like yung ibang mga kasama naming Indonesian. So hirap sila mag-English, pero yun, nakakapagtrabaho pa rin naman sila dito. Kaya pagdating doon sa mga no experience o walang experience sa trabaho at hindi ganun kagaling mag-English, so walang problema yan dito sa Poland. Pwedeng-pwede ka dito. Pang-apat na katanungan, ang sabi niya, may mga choices kasi silang binigay sa akin. So, yung agency may mga choices na binigay sa kanya. Any advice kung saan ba mas okay? General workers or logistic? Masasabi ko lang sa mga bagong, yung mga nag-a-apply pa lang at saka yung mga parating pa lang. Huwag muna kayo mamili ng trabaho. Ang importante, ang i-priority nyo is makatawid kayo dito. Kasi pagdating naman dito, pwede naman kayo mamili. Later on, pwede kayo mamili ng anong gusto nyong trabaho, gusto nyo mas malaki sweldo, magaan na trabaho. So nakadepende na sa inyo yan. But sa umpisa, tiyaga muna, no? Magtiyaga muna tayo. Sa panglimang katanungan, sabi niya, sir, paano namin malalaman kung ang work permit namin ay hindi fake at hindi scamang agency, agent or company? Meron akong ginawang video tungkol dyan. Panoorin mo na lang. And then, nandun na yung step-by-step process para ma-check nyo yung mga legitimate agency or mga agency dito sa Poland at saka agency dyan sa Pinas.
panoorin nyo na lang, sundan nyo na lang kung paano i-check. Okay? Shoutout nga pala kay Axel the Dog, sa napakaganda niyang comment. Sabi niya, maganda tong content mo, kapakipakinabang para sa mga kababayan nating gusto pumunta dyan sa abroad. Maraming salamat, Axel the Dog. God bless sa'yo. Then, favor na rin po, palike and share ng aking mga videos. At doon naman sa mga nagtatanong kung paano yung application papuntang Poland, meron akong ginawang video tungkol dyan. So, doon sa video ko, nandun na yung step-by-step process kung paano yung application. But then, dahil nga galing kami ng Saudi, so, yung application na yan is talagang related siya para sa mga aplikahan papuntang Poland na manggagaling sa Saudi or Saudi Arabia. Okay, doon sa video ko ay makikita nyo kung magkano yung ginastos ko. Doon malalaman nyo kung paano yung step by step process, ano yung mga requirements, yun, magkano yung ginastos namin, and then gaano katagal yung inantay namin para bago kami nakarating dito. At sa mga aplikante naman na manggagaling sa Pinas, ang masasabi ko lang, kailangan nyo talaga mag-undergo ng mga license agency dyan sa Pinas. Dahil isa yan sa mga requirements sa Poland Embassy during your visa appointment. So, yung mga nag-a-apply, papuntang yung mga gustong mag-direct apply, so, mahirap po yan. Meron man siguro, pero illegal na paraan. Kaya, tagilid tayo dyan. Kung ayaw nyong masayang yung pera, nagagastusin nyo papunta dito, mas maganda, idaan nyo na lang sa tamang proseso. Okay, at doon naman sa mga kababayan natin nagtatanong about sa kung ano bang magandang ano bang company magandang pasukin dito sa Poland, nakadepende yan sa inyo, no? Kasi kung ang hanap nyo is magaan na trabaho, ayaw nyo mahirapan, so nakadepende yan sa inyo. At kung gusto nyo naman, mas malaking sweldo. At syempre kung tayo ay nag-a-abroad, ang hanap natin madalas is malaking sweldo. So, para magkaroon ka ng malaking sweldo dito sa Poland, so, nakadepende yan sa kung gaano kalaki yung oras na pinasok mo sa loob ng isang buwan. So, piliin nyo yung company na like one day off lang in a week, and then laging nagpapa-overtime or papasok ka ng 10 hours to 12 hours a day. Pero para sa iba nating mga kababayan na naghahanap ng medyo magaan na klase ng trabaho at yung sisweldo ka ng mga sweldong pogi or pa-chill lang, hindi, not bad pa rin naman. So pwede kang kumita dito ng mga 30 to 40,000 ganyan per month kapag naghahanap ka ng medyo magaan-gaan na klase ng trabaho. And then advice ko para sa mga ganong klaseng kababayan natin na naghahanap ng magaan na trabaho. So, doon ka pumunta sa mga clothing factory, yung mga clothing warehouse, ganyan. Yung kumbaga tulad ng trabaho din namin ngayon sa factory ng mga robot. And then, factory ng mga heater, ganyan. Alam mo yung nag-i-screw-screw ka lang habang nakaupo. So, hindi siya gaanong mahirap. Yung mga sinishare ko na to is based on my experience na yun yung mga napasukan ko dating trabaho. So, hindi ganun kalaki yung sweldo, but then magaan lang yung trabaho. At ngayon, ano naman yung mga mahihirap na trabaho dito sa Poland? Okay, based on my experience, so unang-una na dyan yung fish factory. Hindi naman lahat ng trabaho sa fish factory mahirap, but then medyo complicated pa rin kasi nga patong-patong yung uniform, tapos pag-iihi ka, ang hirap lalabas ka, tapos magtatanggal ng damit, tapos papasok ka, magsusuot na naman ulit ng patong-patong na uniform. And then sa loob, malamig, talagang malamig doon sa loob ng production. At pag na-assign ka pa doon sa halimbawa mag-fillet ka, yung mga ganyan, as in bugbugan ng trabaho, grabe, mabilisan ang galaw doon. Like for example, yung isang isda, kailangan mo siyang malinis within 3 seconds lang. Yun po yung experience ko. Kaya naman. But then, syempre kung magtatrabaho ka ng mga 10 hours, 8 hours and above, so medyo pagod-pagod ka talaga sa trabaho pag ganyan.
Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Medyo mahaba na rin tong video na to. Maraming salamat sa panonood at see you in my next video.